po ang lahat na minsan pa tayo po ay tumayo. At kung papalakpak po tayo, yung iba sa inyo ay pumapalakpak na. Pupapalakpak po tayo, hindi lamang para sa service, but we will clap our hands because we want to give it to the Lord. Amen? At sabi po sa salita ng Diyos, if we are going to give to the Lord, let us not give the Lord that cost us nothing. Amen? Kaya sige po, yung pagpalakpak niyo po ay pang tao lamang. Palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! 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 Pakitingin po ang ating mga katabi sa kaliwa, sa kanan, sa likod at sa harapan kung yan po ay nagagalak ngayong hapong ito. Hallelujah! Sabi po sa salita ng Diyos, sabi po sa Psalms 118 verse 24, sabi doon, ito yung araw na ginawa ng Panginoon, kaya tayo ay magagalak at magdidiwang. Amin po ba? Kaya sige po, ngayong hapon pong ito, let us enter this gate with thanksgiving upon our hearts and rejoicing. Amen? Tayo ay magagalak. Amen? Kapag ang araw na ito ay ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya sige po, sa lahat ng nagagalak ngayong hapong ito, sama-sama nating pasalamatan and let us pour out our hearts to the Lord. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Patuloy ka naming pinapasalamatan. Ang aming puso ay nagagalak at nagdiriwang sa iyong pangalan. Purihin ka, O Diyos. Pakinain ang pangalan mong banal. Dakila ka sa aming mga buhay. Wala kang katulad, Panginoon. Pinupuri ka namin at patuloy ka namin pinapasalamatan. Hallelujah. Sige po, ngayong hapon din pong ito, hindi natin kakalimutang ipanalangin. Una, ang bansang Israel. Pangalawa, ang bansang Pilipinas. And third, let us all pray for our church, land, and building. Amen po ba? Kaya sige po, walang magiging tikom na bibig ngayong hapong ito. We will all utter prayer. Pupunuin natin ang lugar na ito ng panalangin sa Israel, sa bansang Pilipinas, maging sa ating church, land, and building. Come on! Hallelujah, Panginoon, you said in your word, as we call unto you, you will answer us, and you will show us great and mighty things as we ask in your name, O Lord. Sinabi mo sa iyong mga salita, it will be given to our lives, O Lord. As we seek you, we will find you, if we seek you with all of our hearts. Depart from you, we cannot do anything. Panginoon, patuloy po namin dinutulog sa iyo ang bansang Pilipinas. Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ang aming bansa. We strongly believe and we know that second to Israel, we are your chosen nation, O God. We are declaring peace. Magpapala ang Panginoon sa aming bansa. Let your divine protection be upon our nation in Jesus Christ's name. From Luzon, Visayas, and Mindanao, let the covering of your blood be upon our nation. Salamat din po, Panginoon, sa bansang Israel. Patuloy naming dinideklara, Panginoon, ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Shalom, shalom upon the land of Israel. In Jesus' name. And Lord, we are also declaring blessing upon our new church, lab, and building. Salamat po, Panginoon, hindi ka nagulang sa aming mga buhay. Salamat for your great provision upon our church, lab, and building. Patuloy na namin inaangkin, Panginoon, ang kasagutan sa lahat ng aming pinanalangin. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, Panginoon, sinabi mo sa iyong mga salita, kabingi ni hindi maikli ang iyong mga kamay para hindi kami dinggin. Sinabi mo rin sa iyong mga salita that we will call unto you, you will answer us, and you will show us great and mighty things. Lord, you also said in your word, as we ask whatever we wish for in your name, it will be given unto our lives. Kaya Panginoon, ang lahat ng ito dinadalangin namin, O Diyos, sa iyong pangalan. Salamat po, O Diyos, at maging sa pagbubukas ng gawain ito. O Diyos, let your kingdom come and let your will be done here on earth and as it there in heaven. Salamat po, Panginoon, dinideklara po namin ang iyong katagumpayan. Dinideklara po namin ang iyong paggalaw higit pa sa aming naranasan at mga nakaraan. Salamat po sa iyong pagpapala, sa iyong mga himala, sa iyong mga pagpapagaling pa.
Christ's name. Salamat po, Panginoon, pagkat ramdam naming pinagtagumpay mo na ang gawain ito mula sa paumpisa hanggang sa katapusan. Salamat po, Diyos, sa inamin pinagkakatiwala ang lahat, sa iyong lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila, pagluwalhati, at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen, and amen, and amen, and amen. Hallelujah. Sige po, bago po tayo tuluyang mag-testimony, sama-sama po muna nating batiin ang bawat buhay ng bawat isa. Sising, mahal na mahal kita sa Panginoon. Sige po, pwede po tayong umikot ngayong hapon. Kasama po pala natin ang ating outreach mula sa Makati. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may di kita ipagpapanhin, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. 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 Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Isa pa, mahal na mahal. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Isa pa, sabihin natin sa katabi natin, mahal na mahal. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Minsan pa, mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Pakisabi sa katabi mo. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Hallelujah! Sige po, ngayong umagang ito, hapong ito, sama-sama po tayong umupo at pakipunuan na po natin yung mga upuan po dito sa harapan para po makaupo po yung mga kapatid nating nasa likod. Yan. Hallelujah. Sige po, sa lahat ng handa na, sumigaw nga po na malakas na hallelujah! Hallelujah! Ngayong umahapon pong ito, ito po yung oras ng pagpapatotoo at pasasalamat natin sa Panginoon. Amen? Sabi po sa Revelation chapter 2, verse 10 to 11, sabi doon, minsan pang ipinamalas ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtatagumpay sa atin, sa pamamagitan ng dugo, ng kordero, at ng ating mga patotoo. Amen? Kaya ngayong hapon pong ito, as we testify the goodness of the Lord in our lives, minsan pang
dinideklara natin na ang Diyos ay tagumpay sa ating mga buhay at tinatapakan natin ang anumang gawa ng kaaway. Amen? Kaya sige po, tinatawagan ko na po si Ate Kayla ngayong hapon pong ito para po tayo ay magpatotoo. Angela pala! So, gusto ko lang po magpasalamat sa Panginoon sa refreshment ng Panginoon kahapon na, alam mo yun, ayaw mo maging leader, pero sabi ng Panginoon, hindi lang naman about sa church yung pagiging leader, kundi even sa work, even sa school, lalo na sa family na meron tayo, pwede tayo maging leader. Maging leader tayo na dalhin sila sa Panginoon. And yung pangalawa, gusto ko magpasalamat sa Panginoon sa pagpo-provide ng Panginoon sa pang-costume ko, sa ticket, at pamasahe. Kasi bago talaga, yun wala talaga akong... Pero tapos nababalisa talaga ako ng gusto na sabi ko, Lord, saan ako kukuha kasi kahit yung baon ko, pag ipunin ko, hindi talaga kasya. Pero alam mo yun, sabi ng Lord, gawin mo yung part mo at gagawin ko din yung part ko. Tapos yung binigay ng Lord, sunod-sunod. Tapos alam mo yun, parang sabi na sa kanan, di kuya, kapag mingi ka sa Lord, dapat direct to the point, huwag nang pasikot. Yung binigay ng Lord, sakto lang din. Yeah, praise be to God talaga. Kaya nagpapasalamat din ako lastly na lang sa privilege na ginamit tayo kahapon ng Lord sa dance. Yun lang po. Glory to God. Hallelujah. Sige po, yung the best sa palakpak po para sa ating Diyos sa buhay. Kung the best yun na po yan, yan na po yung kaya nating ibagay. Pero mas the best po kasi yung Diyos po, karapat dapat siya sa lahat ng pasasalamat, sa lahat ng bagay na ginawa niya po sa ating mga buhay. And ako po gusto kong magpasalamat sa Panginoon kasi isa lang yung narinig ko sa Panginoon. Isa yung church natin sa gagamitin ng Panginoon in these last days sa revival. And natutuwa, nakaka-overwhelm. Bakit? Kasi alam niyo po, yung ako mismo yung buhay ko, isa sa bagay na pinagpapasalamat ko, kasi isa tayo sa kasama doon. And nagpapasalamat ako sa Panginoon in behalf po ng dance ministry, sa mga dancing choir po na naka-attend, sa privilege din po na nakapagturo tayo sa mga churches ng dancing choir po. Sa lahat po na yon, di po namin naasahan na magiging ganun pa rin karami yung dancing choir kasi ano eh, kumbaga parang ilang ano lang talaga yung umate nung mga praktisan, pero salamat sa Diyos kasi siya talaga, kapag tinaas natin yung pangalan ng Panginoon, yung tao lalapit po talaga sa Kanya. And yung po, in behalf of dance ministry, sa mga co-dancer ko po, alam ko yung pagod nila, yung pressure, even sa mga pambayad, pero nakita ko doon na kapag tama talaga yung puso, tama rin yung pagpapala. Iba sa kanila talaga na mong problema. Kuya, ganito, wala pa kami talagang pang-costume. Pero in that moment, hindi pinabayaan talaga ng Panginoon yung buhay nila. Nag-provide po talaga yung ating Diyos sa buhay. Kaya yun lang po, all glory belongs to God po. And lagi ko sinasabi sa kanila, hindi sa atin to, kundi sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Kaya yun lang po, all glory belongs to God po. Hallelujah. Sige po, yung palakpak niyo po pang tao lamang, pero patuloy nating pinapasalamatan at pinapalakpakan ang ating Diyos na buhay. Naniniwala po ako na kapag gagamitin tayo ng Panginoon, totoo siya sa kanya mga sinasabi. Amen. In Psalms 23 verse 1, sabi doon, siya yung pastol natin kailanman. Hindi tayo magkukulang, maging sa pang-costume at sa anumang bagay na pangangailangan natin, ang Diyos ay hindi magkukulang. At sa lahat ng ginamit ng Panginoon, yesterday, naniniwala ako na ang lahat ng ito walang kadahilanan kundi ang Panginoon. Amen? Not unto us, but we give the glory unto the Lord. Amen? Liban sa Panginoon, labas sa Panginoon, wala tayong magagawa. Amen? Pero salamat sa habag at grasya ng Panginoon pagkat nagagawa natin ito sa pamamagitan ng kalakasang ibinibigay niya sa atin. Kaya sige po, tinatawagan ko na po si Nanay Leti para magpasalamat po ngayong hapong ito. To God, the highest praise, the highest glory, and the highest honor, and the highest thanksgiving po dahil kahapon talagang talagang nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil first time ko pong magamit sa Gising Kabataan, although kami yung taga-aser, intercessors, dun ko po nakita kung paano yung kaluluwa talagang nangangailangan ng kaligtasan, set free. Nung makita kong nangingisay-ingisay talagang, Lord, mahabag ka. Set them free, Lord. Kasi sabi nga, when the sun sets them free, they will be set free indeed, di ba? Doon ko nakita. Kaya
kailangan talaga ni Pastor yung mga backup na talagang nag-i-intercede. Talagang nakita ko kung paano nangingisay-ngisay yung mga kabataan, kung paano sila talagang hanggang sa huli pa uwian, meron pa dalawa talaga na very ano yung bata, talagang nag-ano siya na ayaw na niya umuwi, gusto na niya sa church na lang. Pero sabi ko, kailangan mong umuwi dahil may magulang ka, may kapatid ka. Kasi English speaking siya. Sabi ko, you have a brother? Yes. And then, so nung inano ko na, sabi ko, kailangan umuwi kasi pamilya mo. Kasi lagi raw nag-aawa yung magulang about financial o ano. Sabi ko sa kanya, ano pa rin sabi ko. Dahil sabi mo sa magulang mo na, di ba sabi nga sa 23 verse 1, the Lord is our shepherd and we have everything. So, but seek ye first the kingdom of God in His righteousness and all these things shall be added. Sa ngayon, ilan taong ka na ba? Sabi ko, 16. So, o mga 2 years from now, makakatulong ka na. So, ikaw ang gagamitin ni Lord sa pamilya mo. Kaya, doon ko nakita na talagang ang mga kabataan talagang, di ba, sabi nga, today is the day of salvation. Hindi na natin na-elate. Kailangan na ngayon ang kaligtasan, now na. Kailangan na nating umaksyon. Doon ko nakita talaga na ang mga kabataan talagang, kami kasi ilang years na lang, si Lord nang nakakaalam kung ilang years na lang ilalagi namin. Pero ako nangarap talaga 100 years. Pero para mahaba pa yung paglilingkod, kaya doon ko nakita na talagang ang mga kabataan, kailangan, hindi lang kabataan, lahat, kananahin, katatayan, lahat, kailangan ng kaligtasan. So, to God all the glory po yung kanyang ginawa, at napakabuti po ng Diyos, ginamit po ang gising kabataan sa pamamagitan ni Pastor. To God all the glory po. Hallelujah! Yun, hallelujah! Yun, nagpapasalamat po ako sa Panginoon, syempre, for another year. Ayun, maraming salamat din po sa Panginoon, sa kalakasan niya. Talagang ito yung birthday na lahat nagdiwang talaga, lahat nag-celebrate. Pati mga taga-ibang church, imbitado talaga. So, glory to God. Kasi hindi lamang tayo nag-celebrate talagang pinagdiwang natin yung kaluwalhatian ng Panginoon. Tagumpay ang Panginoon, tama po ba? So, sa lahat talagang yung kalakasan, sinustain ng Panginoon, magmula pa dun sa pagde-decor natin, doon talagang ang Diyos ang nagbigay ng kalakasan. Even yung kapahingahan, grabe. So, talagang na-restore yung ating mga kalakasan. And salamat sa Panginoon kasi alam kong naranasan ng bawat isa yung pagpupuno ng Panginoon. Even dun sa labas, kahit konti na lang yung naririnig namin, pero ramdam namin yung presence talaga ng Panginoon. So, salamat din sa kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon, magamit sa mga ministry. So, yun, more paggamit pa, more blessing, more lahat, breakthrough sa lahat ng mga goals na gustong ano ng Panginoon. So, yun, lahat ng papuri at pasasalamat sa Panginoon lang. Glory to God po! Hallelujah! Gusto ko pong ibalik yung pasasalamat sa Panginoon at purihin siya. Nagpapasalamat ako sa Diyos na patuloy talagang ginagamit po tayo. Sa base ko, hindi ko alam yung gusto kong sabihin, pero alam niyo, talagang amazed po ako sa ginawa ng Panginoon. Last Sunday po na nangyari, dahil ilang linggo po tayong hindi mapakali kasi parang may nangyayari sa base ko na hindi ko alam kung ano yon. Pero nung Sunday po, talagang naka-release po lahat, buong family. Alam niyo po nangyari, nagkaroon po ng reconciliation talaga sa loob ng tahanan. Kasi yung pala, nag-open up lahat sila na yung si tatay po pala na hinahandle po natin for God's glory. Talagang si nanay is talagang takot na kay tatay. Bakit? Inaabagan siya ng kutsilyo, ng pamalo na bakal, pinapauwi na parang bata. Alam niyo yun, awang-awa na siya sa sarili niya na parang ayaw niya na, sumuko na siya, gusto niya lang mamatay, sabi niya sa sarili niya. Pero alam mo yun, sabi ng Panginoon talagang, hindi ako pinapaalis ng Lord hanggat hindi po nasisettled po lahat. For God's glory, talagang sabi po natin sa kanila na hindi po ko aalis dito hanggat hindi po tayo ihingi ng tawad sa isa't isa. Alam niyo po yun, talagang umiyak po ako dahil mismong tatay po nila, talagang yumuko, inalis yung ego niya, talagang yung pride niya, binaba niya at humingi ng tawad sa kanyang mga anak at asawa. Talagang, alam mo yun, nung nakita ko yun, sabi ko, Lord, grabe ka, kasi bakit?
yung mismong tatay ng tahanan hihingi ng tawad sa kanyang mga anak. Alam niyo yun, talagang sabi ko, Lord, pinalaya mo po silang lahat. And then di ko rin alam yung anak nila dun sa taas ng kwarto, umiiyak na rin pala. And then nagpe-pray na, Lord, yung family namin talagang sumunod sa'yo. Yun yung prayer niya kasi backslider po siya, drummer po siya ng church nila. Then lumaki siya sa church. Talagang yun yung ano, yung struggle po nila. Pero alam mo yun, sabi ko, ikaw yung gusto kong maging katuwang dito kasi pinakita ng Diyos talaga na grabe yung gagawin ng Diyos sa family mo. Kaya yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa ginawa niyang victory last Sunday po dahil si Lord yung magaling, hindi po tayo, ginagamit niya lang tayo. Talagang ang gawin lang natin, maging willing tayong magpagamit sa Panginoon. Amen po ba? So ang Diyos ang mataas sa lahat ng ginagawa niya sa buhay po natin. Glory to God po. Hallelujah! Naniniwala po ako na ang lahat ng ating pinatotoo ay isang pruweba ng pagtatagumpay ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Gaya ng kanyang sinabi sa kanyang mga salita in 1 Corinthians chapter 15 verse 57, but thanks be to God who gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Salamat sa Panginoon na nagbibigay ng katagumpayan sa ating mga buhay. Amen. Kaya sige po, sama-sama na po tayong tumayo at minsan pang papapurihan, sasambahin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Amen. Hallelujah. Minsan pa po, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Amen! Dahil tagumpay ang ating Diyos! Amen po ba? Amen! Hallelujah! Kaya karapat-dapat napurihin ang ating Diyos na buhay! Amen! Hallelujah! Sabi po ng salita ng Diyos in the book of Psalm 68 verse 35, God is awesome in His sanctuary! Amen! The God of Israel gives power and strength to His people. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lahat ng mga nakaranas sa Panginoon, sama-sama natin siyang purihin. Sama-sama natin siyang sambahin. Hallelujah. Come on, let us shout to God the voice of triumph. How awesome. Come on, church. Give Him the highest praise. Cries around. Cannot be shaken. Again, here in this house of that great King. We've come together now to worship Him. This house is built on Christ the Rock. Cannot be shaken. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captives free and make a broken whole. God is awesome, He's so awesome. God is awesome in this place. Here in this house of the great King. We've come together now to worship Him. This house is built on Christ the Rock. Cannot be shaken. God is awesome in this place. We sense His presence. We
sense His presence. As we sing His praise, there is power here for a miracle to set the captives free and make a broken whole. God is awesome, He's so awesome. God is awesome in this place. Once again, hear it. So far breaking. We come together now to worship Him. Hey! This house is built on Christ alone. Cannot be shaken. Cannot be shaken. Cannot be shaken. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle to set the captives free and make a broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle to set the captives free and make a broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this. Where I belong, I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong, I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong, I'm a living stone. In this house I will grow. Set the captives free and make a broken. There is power here for a miracle. Set the captives free and make a broken. There is power here for a miracle. Set the captives free and make a broken. There is power here for a miracle. Set the captives free and make a broken. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. Amen. God is awesome in this place. God is awesome in this. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Power. You're the King of Heaven, great in battle, great in wonder, great in.
of the earth, reign in power, reign in glory, reign in mercy. You're the King of heaven, reign in power, reign in wonder, reign in Zion. You're the King of the earth, reign in power, glory, reign in mercy. You're the King of heaven, reign in power, reign in wonder, reign in Zion. You're the King of all the earth, reign in power, reign in glory, reign in mercy. You're the King of heaven, reign in battle, reign in wonder, reign in Zion. You're the King over all the earth. He's the King over all the earth. King over all the earth. Shout it aloud, you're the King. You're the King over all the earth. King over all the earth. You're the King over all the earth. You're the King, Jesus. King over all the earth. King over all. King of
is the King of all. He's the Lion of Judah. He's the Lord of all. Created, God, to bring glory unto your name. Lord, to worship you, we live, oh God. Hallelujah. I worship you. I live again. It's
to worship you. When I look into your holiness, God. When I look into your holiness, yeah. When I gaze into your loveliness, when all things that surround me become shadows in the light of you. Joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround me become shadows in the light of you. I worship.
beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name. What a beautiful name it is. Nothing compares. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name what a beautiful name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name. Yours is the kingdom. Yours is the
and yours is the glory. Yours is the name above all names. You have no rival. You have no rival. Powerful, full of God, you are. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name. Sama-sama namin pinabalik lahat ng papuri, lahat ng karangalan, O Diyos.
Panginoon, gaya ng sinabi mo sa iyong salita, not unto us, not unto us, but the glory belongs to your name because of your love and faithfulness. Panginoon, tanggapin niyo po ang lahat-lahat ng papuri, pagsamba, parangal, pagdakila at pasasalamat sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. And everybody shout, Amen! The best na palakpak para sa ating Diyos na buhay! The best na sigawan ni Jesus! Sige po, habang po tayo po ay nagsisiupo sa hapon pong ito, atin na rin pong ilabas ang ating mga ikapot handog sa Panginoon at tayo po ay malugod at masayang magbibigay sa ating Diyos na buhay. Amen? And sabi po sa salita ng Diyos in Deuteronomy chapter 15 verse 10, give to Him and don't have a stingy heart when you give. And because of this, the Lord your God will bless you in all your work and in everything you do. Amen. Kaya buhay po ang salita ng Diyos, ang pangako ng Panginoon sa atin. Pasasaganahin po tayo ng Panginoon kapag patuloy po tayong nagbibigay para sa Diyos na buhay. Kaya po atin pong sama-sama ang hawakan at ipagkaloob sa Panginoon sa mga oras po na ito ang ating ibibigay sa Diyos at tayo po ay sama-samang mananalangin. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, at tunay, Panginoon, ang iyong pangako sa amin, Panginoon, ay yes and amen, Panginoon. Kaya po, salamat po sa bawat isa, Panginoon, na bitbit ang kanilang mga first fruit, even, O God, the gift to Jesus, at maging, O Diyos, ang tithes and offering po namin, Panginoon, even our pledges. Lord, we pray, Panginoon, according to your word, Panginoon, anuman ang itatanim namin, ang siyang aming aanihin, O Diyos. Kaya po, dalangin po namin, Panginoon, ang buhay po ng bawat isa ay tapat at may galak sa puso, Panginoon, ng pagbibigay, Panginoon, sapagkat hindi mo kami kailanman pinagkulang at ikaw, Panginoon, nagbibigay ng rumaragasang pagpapala sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Kaya po, salamat po, and you said in your word, Panginoon, sa pagbibigay din po namin, let your divine protection, Panginoon, cover us in any kind of sicknesses that even, Panginoon, yung aming mga pinagkukunan na resources ay pinagpoproteksyonan mo po, O Diyos. Kaya po, salamat po sa lahat po ng malilikom na pananalapi, Panginoon. Dalangin po namin na ito, Panginoon, ay magbigay ng kaluguran, Panginoon, sa iyong paanan at ikaw ang mataas, Jesucristo. Kaya po, salamat po, Panginoon. Patuloy namin binabalik sa iyo ang kapurihan at pasasalamat at pagbibigay po namin ng buong buo sa aming buhay at maging sa aming mga pinansyal, O Diyos. Kaya po, pinagkakatiwala po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let's go. Sinasabi sa salita ng Diyos, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap kaya't magbigay ng may kagalakan, magbigay ng mula sa puso, magbigay ng may pagmamahal kung ano ang iyong itanim siyang anihin. Sinasabi sa salita ng Diyos, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap, kaya't magbigay nang may kagalakan, magbigay nang mula sa puso, magbigay nang may pagmamahal kung ano ang iyong itanim siyang ani. Magbigay nang may kagalakan, magbigay nang mula sa puso, magbigay nang may pagmamahal kung ano ang iyong itanim siyang aanihin.
magbigay ng may kagalakan, magbigay ng mula sa puso, magbigay ng may pagmamahal kung ano ang iyong itanim. Siyang anihin, 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 siyang anihin. Amen. The best sa palakpak sa Diyos. Sabi ko, the best sa palakpak sa Diyos. Yung palakpak ng mga buhay. Yung palakpak ng mga pinagpala. Hallelujah! Blessed beyond measure. Amen. So today is our candle lighting. We talk about the lights. The light of God. Light of the Lord. Hallelujah. Light of God. Sino dito ang gustong lagi siyang nagliliwanag sa liwanag ng Diyos? Ayaw niya magdilim. Di ba pag madilim, nakakatakot? Pag madilim, wala ka makita. Pag madilim, lalo na kung maitim tayo, eh tayo pa naman, karamihan sa atin, kayo manggi. Hindi naman tayo maitim na maitim. I tell you, mas maitim ang mga African, di ba? Yung mga kulay nilang, ngipin lang ang maputi. No? Tsaka yung puti ng mata. No? Di, totoo naman yon. We're still blessed. That's why the Lord wants us to live in the light. Sabi mo sa katabi mo, mamuhay ka sa liwanag. Huwag sa kadiliman. Kaya nga ho, ang mga tao, pag may ginagawang masama, saan pumupunta? Sa madilim. Saan nagtatago? Sa dilim. At kapag ang isang tao ay nagliliwanag, ito ang mapupunan nyo. Pag tinanggap nyo ang Panginoong Jesucristo, tagliliwanag kayo, lahat ng mga gumagawa ng masama, hindi pa kayo nagsasalita, nagagalit na sa inyo. Why? Because they began to be exposed. Kasi nakikita yung mabuting gawa sa maling gawa. Nasasalamin. Yung katapat naming kapitbahay, nung bagyo, biglang nagwala. Kayo lang ba ang mabait? Nagulat kami. Kasi wala namang, ang alam ko lang, nung time ng pandemic, doon nagagawain eh malakas ang boses ko. So naririnig ng mga kapitbahay. Yung kapitbahay namin dito, tuwang-tuwa. Kasi para daw silang nasa church na rin. Nakakarinig sila ng Word of God. Yung nandito namin, ngayon nakikipag-usap na rin sa amin. Yung ang nandun sa ganun, nakikipag-usap din sa amin. Yung katapat namin, kayo lang ba mabait? Galit na galit. Why? Kasi natatamaan ang Word of God eh. Natatamaan ang Word of God. Sino ba naman ang hindi masasaktan kapag ka ang salita na ng Diyos ang tumama? Eh sabi ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay matalimpa sa tabak na magkabilay talim. Tumatagos hanggang sa kaibutot-ibutura ng puso hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Yung itak, pag tinaga ka, pwedeng hanggang buto lang yon. Pwedeng maputo lang yung kamay mo o yung paa mo. Pero pag ang salita ng Diyos ang tumimo hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, hanggang sa kailan-ilaliman ng ating mga puso. Tayo manalangin namang Diyos, sa iyo namin pinagkakatiwala ang mensahe ng liwanag.
Let your light so shine today. Let the light of your glory manifest upon us. Let your light be seen in our midst. And as we start to open the light, let each one of us see your glory. Feel your anointing. Feel your presence in this place. Salamat po, Panginoon. Alam po namin, kanina pa lamang nagsisimula. Nararamdaman na namin ang presensya mo. Ikaw na ang kumikilos. Ikaw na ang gumagawa sa aming kalagitnaan. Let your power manifest upon us, O God. In Jesus' name. Amen and amen. So ngayong oras sa ito, we talk about light. Sabihin nyo nga, light. When we talk about light, yung nagliliwanag, ang unang makikita nyo kapag ang isang tao ay nagliliwanag, pag siya'y may pag-ibig. L stand for love. 1 John chapter 4, verse 7 to 8 says, Beloved, let us love one another, for the love is of God, and everyone who loves is born of God, and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. Mga kapatid, magmahalan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagmumula sa ating Diyos. Kaya nga ang bawat isa ay dapat magmahalan. Ang bawat isa ay dapat magmahalan sapagkat ang nagmamahal ay nakakakilala sa Diyos. Subalit ang hindi nagmamahal ay hindi nakakakilala sa Diyos. Listen to this. Kasi para maging maliwanag sa atin, baka sabihin, kaya nga ako'y nagmamahal na nagmamahal. Ang dami kong minamahal na babae. Kasi sabi, let us love one another. Di ho ba sabi ni pastor, ang hindi daw marunong magmahal ay wala, hindi nakakakilala sa Diyos at hindi mula sa Diyos. Listen. Ang pagmamahal na sinasabi dito ay yung totoong pagmamahal. Hindi yung lust of the flesh. Hindi laman. Hindi laman. Sabihin mo sa katabi mo, hindi laman. Kasi there is a big difference between the lust and love. Yung pagnanasa, yung laman at yung pag-ibig. Malaki ang pagkakaiba nun. Pag ang lalaki, nagmamahal ka na sinasabi mo at ang iyong pagnanasa ay makalaman. That's not love, that's lust. Amen ba? So we talk about genuine love here. Paano mo masasabing meron kang pag-ibig? 1 John chapter 4, verse 20 says, If someone says, I love God, and hate his brother, he is a liar. Kahit na sabihin mong, mahal mo ang Diyos, pero hanggang ngayon may sama ka pa ng loob. Hanggang ngayon, meron kang kinakaasaran. Sir, talaga ako dun. Ngiti-ngiti po. Kala mo maganda. May kakilala ba kayong ganyan? Sir, talaga ako dun. Sa tao. Sabi dito sa salita ng Diyos, If someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. Sinungaling! Kaya kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos at hindi mo mamahal yung kapitbahay mong masungit, sinungaling ka.
hindi mo mamahal yung katabi mo. Kaya pagdadating ng church, tayo tabi ha, tayo tabi. Ayoko katabi ng ibang. Eh, alam niyo ito nakakatawa sa church, ano? Yung mga upuan parang may-ari. Parang nabili na nila yung upuan. Tuwing papasok sila sa church, kung saan sila nakaupo, dun din pupunta. Automatic yun. Parang binili na nila yung upuan. Parang tinandaan na nila. Hello? It's so good na tayo ay nakikita natin yung bawat isa. Na ipapadama natin yung pagmamahal natin sa ating mga kapatiran. Amen? Hindi lang yung laging kaharap mo kung sino kakilala mo. Hindi lang yung laging kaharap mo, yung gusto mong kasama. Because the Word of God says, when you have the light of God, you will love everyone. Yung kapitbahay namin, kung kulang ang pasensya mo, mababato mo yung bahay. Haharangan yung dadaanan mo. No, may gabi, pero nagbabago-bago ngayon. May gabi na minulagaan pa ako ng mata. Eh, malaki din ang mata ko, kaya ayoko nang may malaking matang mumulaga sa akin. No? Nakakainit ang ulo. But you need to control yourself. Kailangan mo ipadama yung pagmamahal. Hello? Sabi nung kapitbahay namin dito, alam nyo, pastor, sabi ng asawa kong lalaki, ang bait nila, pastor. Sabi ko, dahil lang po yun sa Panginoon. Sabi ko, kundi po sa Lord, naku po, baka away na po yun. Hello? Kaya kailangan natin makilala ng husto ang Panginoon. Magbabago kapag nakilala mo ang Diyos. Pag hindi ka nagbabago, meaning hindi ka lumalalim sa pagkilala sa Diyos. Amen ba? Kaya wala kang pagbabago masyado kasi hindi mo nakikilala ng totohanan ng Panginoon. Maaaring hindi ka nagbabasa ng Bible. Maaaring hindi ka interested sa mga Bible study. Maaaring hindi ka talaga nakikinig sa tuwing nangangaral ang pastor. Because you will know the truth and the truth will set you free. Sabi yan ng John 8:32. So if someone says, I love God and hate his brother, he's a liar. For he who does not love his brother whom he hates sin, whom he has seen, how can he love whom he has not seen? Paano mo mamahalin ang Diyos sa hindi mo nakikita kung yung tao na nakikita mo ay hindi mo mamahal? Paano mo sasabihin, Panginoon, mahal kita, gusto kitang yakapin kung yung taong kinakaasaran mo hindi mo mayakap? Hello? Nandiyan pa ba kayo? Amen ba? Di ba kapag matigas ang ulo, ang sarap. Hello? Nagigets yun ba? Di ba? Lalo na kung paulit-ulit na lang. Sabi nga ni Sitart, ano kaya layunin ng Diyos? Bakit tayo dito tinapat sa kapitbahay natin na to? Ano kaya gustong ipahayag ng Diyos sa atin? Hello? Hindi pa ba kayo? Kasi napakatahimik ng subdivision. Yung kapitbahay namin ang ingay. Hindi mo, kahit hindi mo i-chismis, kahit di niya i-chismis sarili niya, tini-chismis niya sarili niya. Ang lakas. Pare, tinawag akong tatay nung anak ng asawa ko. Hindi naman ako ang tatay niya. Ang lakas. Sabi ni Sitat, Sitat, meron na naman akong chika. K-
Kasi nandun siya sa ano, nandun siya sa terrace, nag-garden siya doon. Eh, ang lakas ang boses. Ang dami. Ang daming ano. Ang daming sinasabi. Sabi ko, nakakaawa tong tao na to. Sabi ko, parang walang manners. Ibang, pag kami ganun kayong kapitbahay, sarap kutungan eh, no? Sorry for the word. Pero yun talaga yun, di ba? Parang ang sarap. Ang sarap. Ang ingay. Tapos yung mga dumi ng aso niya, yung aso niya, pakalat-kalat, nireklamo na ng buong subdivision. Kaya siguro sabi ng kapitbahay namin, Pastor, sabi ng asawa ko, ang bait nila, Pastor. Sabi ko, sa totoo lang ho, kung sa amin lang, gusto na naming awayin. Pero si Lord po kasi, kailangan maging liwanag kami. Kailangan makita nila ang liwanag na nagmumula sa Diyos. Amen ba? Pag yung kaklase mong makulit, kinulit ka, di ba gusto mo, Hello? But they need to see the glory of God. They need to see the light of the Lord. Kasi doon yun makikita. Tandaan nyo, kung kayo masungit bago kayo makakilala sa Panginoon, pag nakilala nyo na ang Panginoon at binago na kayo, tatapatan kayo ng diablo na masungit. Bakit? Kasi gustong ipakita ng Diyos na binago na kayo. Amen ba? Yung mga ugali natin na alam nating binago na tayo ng Panginoon, idadaan yan sa testing ni Lord. Kaya yung mga dating babaero, lalakero, hello, yung feeling beautiful at feeling guwapo, hello, andyan ba kayo? Hindi nyo ba napupuna ang testing ni Lord sa inyo? Padadaanin sa harapan nyo yung mga kahinaan nyo. Kung ikaw dati nangahaba yung liig mo. Hello! Natin makakita lang ng mahaba buhok. Makakita lang ng guwapo. Kilig na kilig na. Padadaanin kayo ng Diyos doon. Amen? Yung mga nanay na binago sa pagiging bungangera. Ititest kayo ni Lord dyan. Hello? Andiyan ba ho ba kayo? Ang hina ng amen. Parang... Itetest tayo ng Panginoon dyan. To be able for you to know that you are really moving in the light, there is a testing. May mga paghubog, may mga pagtitest. Sige nga, tignan ko nga kung talagang binago na to ng Diyos. Sige nga, sabi niya sa ta, tignan ko nga, praise the Lord ka. Ha? Sige nga, tignan ko nga kung totoo yung praise the Lord mo. Palapalakpak ka pa dyan, ha? Hello? Tapos pag uwi-uwi mo, sabi ng nanay mo, saan ka na nabang galing? Sa kinanay ka naman, ano ba yan? Galing ako sa church eh. Ano mo ba gusto niya? Magbago ako, hindi. Hello? Natatawa kayo, pero minsan ganun ang nangyayari. Hindi masamang ipaliwanag nyo ang sarili nyo, pero daanin nyo sa mahinahon, kasi huwag nyong kakalimutan, magulang nyo pa rin sila. Hello? Nandiyan pa ba kayo?
Amen po ba? Titignan ng Diyos. Are you really moving in the light? How you love the person. May mga pagkakataon. Diba? Kapag ka maaasar ka, oo, pag mabait ang anak mo, nakakaasar minsan, diba? Sa sobrang bait. Minsan, iisip mo, tiising ko kaya ito talaga ng gusto. Diba? But you know, when you feel the love of God, lumalambot yung puso mo. Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba kayo? Amen ho ba? Tayo mga tatay, brusko tayo eh. Pero may kanya-kanya din tayong kahinaan. Misa ma-pride tayo, lalaki ako. Di ako susuko. Lalaki ako. Dapat ganito. Diba? Hello? Pag medyo mainitin din yung ulo. How the Lord mold your life. Paano ka binabago ng Diyos? Yung pagpunta sa church is not just an obligation. Hindi ito obligasyon. Kasi kung obligasyon to, magsasawa kayo. Pero ang pagpunta sa church ay pagsamba sa Diyos. Isa sa inuutos ng Panginoon, kailangan nating sambahin ang Diyos. Diyan pa ba kayo? So when you have the love from God, you can tell how you react. Meron ba kayong mga kapitbahay na makukulit? O minsan may kapatid kayong makulit? Yung pinagsasawaan na minsan. Diba? Yung mas matapang pa. Ayan, nakikita nyo? Buti na lang, wala ka pang kapatid. Amen ba? Actually, hindi lang mga kabataan, kahit yung matatanda na, kahit yung medyo may edad na, yung mga kasing edad namin, yung minsan nakakagigil pa rin eh. Lalo na yung mga hindi sumusunod. Yung mga hindi gumagawa ng tama, ang hirap, di ba? Amen ba? But you can tell that you have the light of God if you know how to love the person na hindi ka ibig-ibig. Parang kukunti palakpak doon, ha? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ho ba? Sino dito yung mga binago ng Diyos sa pagiging bungangera? Ay, walang umaamin. O bungangero. Si kuya nung bago pa lang sa Lord, na lumalago, sobrang tahimik. Sinasabihan ko, you need to speak, you need to talk to the people. Sabi ko, humarap ka, makipagkamay ka, makipag-usap ka, approach mo mga tao because we are called by God to be the servants, we are called by God to be a Levites. So unti-unti, binago siya ni Lord. Ngayon, nagsasawa na ako. Kasi kahit nasa loob ng bahay, quiet. Sabi ko, pahinga muna tayo, pahinga muna. Kasi di ba? Minsan pag ako kasi, gusto ko tahimik pag pagod ako. I want to rest. Ayoko na may maingay.
No? Gusto ko tahimik lang. No? So iba-iba tayo ng ugali. Iba rin yung ugali ng kapatid mo. Iba rin yung ugali ng kapitbahay mo. Iba rin yung ugali ng biyanan mo. Ay, parang walang nag-amen ng mga may asawa. Amen ba? Iba-iba eh. Ako, hindi ko masabing mapalad ako at wala akong biyanan dahil patay na yung nanay at tatay ni si Tart yung naging mag-asawa kami. Pero kung buhay pa yung biyanan ko, palagay ko ako ang mahal na mahal ng biyanan ko. Oh, God's glory. Hello. So how do we face our weaknesses? How do we face yung mga bagay na nakakaasar, nakakainis? Because when you love God, the love of God is flowing in your life. Hindi po, nakakasar na kasi magulang ko. Palibasa, unbeliever, pupunta sa impyerno yan pag di nagbago. Hello, sino nakaramdam ng ganon? Hoy, hindi kayo totoo. Iba, minsan nakaka... But how you stand? You still need to love your brother, your sister, your parents, yung kapitbahay mo, yung kaklase mong makulit. Amen? Yung katrabaho mong makulit. Lalo na kapag ikaw ay sanay, na walang tumatapak sa'yo, tapos bigla naging Kristiyano ka, tinuturuan ka ng Diyos magpakababa. Tapos biglang meron nagsabi sa'yo na hindi mo nagustuhan, Sure, Lord. Hello? Naranasan niyo ba yan? Naranasan niyo ba yung ganung sitwasyon? Because yung pag-ibig ng Diyos, doon lalabas ang liwanag ng Diyos sa buhay natin. Kung papaano gumagalaw ang Diyos sa ating mga buhay. Letter I, intense. The intensity. Nako. Intensify. Yun yung ating team. No? Intense is an extreme kind. Very great as in strength. John chapter 14 verse 12. Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works than this, he will do, because I go to my Father. You know, we are in the last days. At naniniwala ako, sa mga huling panahong ito, maraming sasampalataya, kasi makikita nila ang galaw at himala na gawa ng Diyos sa mga huling kapanahonan. Niyo ba alam na may kapangyarihan kayong magpagaling? Hindi niyo ba alam that you have the power, the intense power to heal the sick? I said to heal the sick. I said to heal the sick. When you're living in light, you have the intense power of God. Sabi ng Bible yan. Kahit bata ka pa, isa sa tinitingnan natin ngayon, kaya magkakaroon din tayo ng training sa mga bata, because in the last days, may mga mangangaral na bata. In the last days, may mga gagamitin ang Diyos na mga bata na magpapagaling ng mga may karamdaman. Hello! In the last days, may mga bansa na nga, di ba, 4 years old, nagpipreach. Pag nagpreach pa, kala mo matanda eh. Ha! The word of God. Yung mga matatan, yung mga may edad na, yung mga bataan, hindi ganoon eh. Pag nag-preach,
hiya. But if you know that you have the light, you have the love of God, and you have the intense power of God. Sabi nyo nga po sa katabi mo, you have the intense power of God. Grabe, biro nyo, sabi ng Panginoon, higit pa sa nagawa niya, pwedeng magawa natin. Because Jesus will intercede to heaven for us. Mag-uusap yung anak at yung ama. Sabi ni Jesus, nakikita mo yung anak ko na yun? Yung anak natin? Because they are one. The three are in one. Amen? There is only one God. But they are triune. There are three in one. Amen? May mga ganyan na nga tayo. Kaping three in one. Diba? But it's very clear. Mag-uusap sila. Father, tignan mo yun. Nakakatuwa yung ating anak, yung anak na yun. Talagang grabe, grabe yung paglakad niya sa katotohanan. Grabe yung kanyang pagmamahal sa kapwa. May hinihingi. Gustong magpagaling. Pagkagalingin natin. Jesus said, I will go to the Father. Kapag nandun na siya, He will give you the power. We have the intense power of God. Kung saan-saan ka papupunta, yung nagsalitang Koreana, di ba? Sabi niya, dati, pugad daw na mga mangkukulam, mga albularyo yung lugar ng church na pinagdausan natin ng gising kabataan. But what happened? Inayos ng Diyos. Pinakita ng Diyos na siya ang manggagamot. Amen. Naalala ko, meron kami isang krusada sa GMA yun. Karoon kami ng krusada. Yung church. Yung pala, doon sa harapan ng stage, may mangkukulam. Before we start, we felt that there is battle. Nararamdaman kasi yun ang mga totoong anak ng Diyos. Pag may labanan, pag ang lugar na pinuntahan nyo may masamang espiritu, nararamdaman nyo ng mga totoo. Sabihin mo, nararamdaman ng mga totoo. Hello. So pagpunta namin doon, there is battle. Noong nagpipreach na ako, tinatamaan pala siya. Minsan na nasasamid ako kung ano-ano mga nangyayari. Yung pala, nag-oorasyon na siya para mapahinto yung pangangaral ko ng salita ng Diyos. But you know what? Natapos ko ng may kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Many people got saved. Many people got healed. In the name of Jesus Christ of Nazareth. And even yung mangkukulam nagtapat na may ginagawa siya pero hindi niya kaya. Hallelujah! Hindi niya daw kaya yung kapangyarihan. Sa tuwing nire-release niya, meron siyang nararamdaman, hindi niya kaya. Why? Because that is the power of God. That's the power of God. When you have the power of God, the intense power of God is moving in your life, no one will defeat you. Hallelujah. Next. Great. 2 Corinthians chapter 8 verse 7 says, but since you excel in everything, in faith, and in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving. Excel. Excellent.
When you say great, you excel. Amen? Masasabi mo bang great kung di ka nag-excel? No. If you have a good grades, matataas, wow, you excel. Hallelujah. So, we are living in the lights. One of the effect of lights is living in greatness. Sabi mo, did you know that you are great? Sabi mo, you're supposed to excel. Lagi ko sinasabi kay Vien, kasi siya'y nag-aaral, you are not the tail, you are the head. Sabi ko, matalino ka. Because what we confess, we possess. What we confess, we possess. That's why I declare blessing. You need to excel. Sino dito ang mga estudyante na nung hindi pa Kristiyano ang bababa ng grades, pero nung naging Kristiyano, tumaas ang grades? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Sino dito ang mga nagtatrabaho na hindi pa Kristiyano, hindi masyadong napapansin ang galing, pero nung naging Kristiyano, na-appreciate at nag-excel na? Kung matalino ka na talaga, dapat lalo ka pang tatalino. Lalo ka pang mag-excel because you are called by God to be great. Hindi yung mga anak ng Diablo. Ang dapat nagtatap yung mga anak ng Diyos. Ang dapat nangunguna yung mga anak ng Diyos. Amen ba? So, When you are living in greatness, they will see the light. Tingnan niyo, mga matatalino, sasabihin ng mga ibang tao, alam mo, talino ng anak ng mong, ano niyo, alam mo, ang galing nun. See? They can see the light. Hello. Diba? Hello. Yung ibang mga nagtatrabaho, di ba? Nung hindi pa tayo Kristiyano, barabarabay, nung naging Kristiyano na, inaayos na natin ang trabaho. At nag-e-exalt tayo. The lights of God, the light of God will be seen when you are started as well to accelerate, to excel in your life. Amen. May pagbabago. May pagtaas. Dapat tumataas ang grado. Dapat tumataas ang galing. Dapat tumataas ang mga natututunan. Sino dito marunong na maglaba? Nakabataan. Totoo? Naglalaba naman. Praise God. Sino dito marunong magsaing? Kahit mga lalaki, dapat marunong magsaing. Sino lalaki marunong magsaing? Lalaking marunong magsaing. Dapat lalaki sasagot ni babae. Hello, di ba? Dapat nag-e-excel. Dati hindi naghahugas ang pinggan, hindi naglalaba, hindi nagluluto. Noon na born again, sabi ng nanay sa asawa, alam mo, maganda na bugi yung bunga ng church sa pinupuntahan yan. Dati hindi yan naglalaba. Tignan mo ang sipag ngayon. Tignan mo, naghuhugasan ang pinggan ngayon. Dati, ang hirap utusan ngayon. Ano pa po, nanay? Andiyan pa ba kayo? Sabihin naman ang mga anak, dati yung nanay natin, bungangera yun. Ngayon hindi na. May pagbabago. Amen ba? Amen ba? May pagbabago. Hindi
Hallelujah pa ba kaya? May mga kabataan na maminsan napapagkamalan niyo yung mga magulang niyo madaldal kasi lagi kayong napapagsabihan. Bakit? Kasi mali ang ginagawa niyo. Oh. May echo doon. Tama. Hello? Nakukuha niyo? Kaya minsan paulit-ulit, paulit-ulit mo rin ginagawa eh. Tapos minsan nagagalit ka, no? Hindi kasi sinabi ng Bible na mag-excel ka sa kalokohan. Hindi sinabi ng Bible na mag-excel ka sa maling ugali. Mag-excel ka sa tama. Mag-excel ka sa magagandang ugali. Mag-excel ka sa mga himala at tanda na nais ang Diyos na ipagawa sa atin. So that you will be great. Sabi ng Bible, it is your good works that they will remember when you are not here already on earth. Ang sarap na pag wala ka na, maaalala ka ng mga tao, ang bait nun, ang sipag nun. Maasikaso yun. Kaya sa iyong mamaalala ka ng mga tao, buti nga namatay na yun eh, alam mo ba yun? Hello! May naririnig ba kayong gamit? Mga ganun, di ba? Alam mo ba yun? Ay, hindi, buti nga namatay na yun eh. Problema lang natin yun dito sa ating community. Ang sakit eh, ba? You are not called to be great. Pero pagka narinig yung pangalan mo, alam mo, ang bait nun. Sayang. Buti pa yung kapitbahay na lang natin namatay. Di ba may mga ganon? Bakit kaya yung pang namatay? Ang bait-bait kaya nun. Hindi na lang yung lasinggero doon sa ano kanto yung namatay. Yung problema natin. Di ba may mga ganon? Nakarinig na ba kayo naman? May mga ganon. Amen? You see? Hindi nagliliwanag eh. It is good for you. You know, that's why that's my desire. Well, our desire is to be raptured. Kuhanin ng Panginoon, pahabain ng Diyos pa yung aming buhay para makapaglingkod pa sa Lord. Marami pang magawa para sa pangalan ng Panginoon. Amen ho ba? Kaya nga, I try to discipline myself. Maging sa pagkain. Dito maraming bagsak na kabataan, ngab-ngab ng ngab-ngab kahit ano na lang. Kinakain kahit na nakakasama sa katawan. Kaya yung mga kabataan ngayon, konting takbo lang. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba kayo? Hello? Lack of discipline. God wants you to be great. Makilala kayong dakila. Mga mananampalataya, dapat ganun. Paano sabihin ng kapitbahay namin, alam nyo, Pastor, sabi ng asawa ko, ang bait nila, Pastor. Naku, kung kami yan, Pastor, talaga. Sabi ko, kasi po, kailangan makita ang Panginoon sa buhay namin. Kailangan maramdaman nila si Jesus nasa sa amin. Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan, sabihin mo sa katabi mo, kumusta ka? Paano ka nakikilala sa eskwelahan? Paano ka nakikilala sa trabaho mo? Paano ka nakikilala sa komunidad nyo? Paano ka nakikilala sa mga kamag-anak mo? I thank God, yung mga kamag-anak namin dati na hindi kami tinulungan ng mga time na naghihirap kami. Hindi inabot yung kamay. Ngayon, pagka kinikilala ka na ngayon, tapos sasabihin nila, alam mo, no, buti ganyan ang nangyari sa buhay nyo. Kahit napabayaan kayo ng magulang nyo, buti naging maayos kayo. Sasabihin ko sa kanila, it's because of the Lord. It's because of the Lord. Amen!
It's because of, kaya yung sinasabi ng mga iba, kaya ako ganito kasi walang pakialam nanay ko, walang pakialam tatay ko, baka buhay mo yan, bakit may sasalalay sa magulang mo? Hello! Nandiyan pa ba kayo? Kaya yung mga Kristiyano na wala na yung ano, wala na yung dahilan pa. Kasi ang maghuhubog sa iyo, ang magfa-fathering sa iyo, ang Panginoon. Siya ang gagabay sa iyo. Siya ang mag-aayos ng buhay mo for you to excel. Hello? Amen ba? Kung i-check kaya yung cellphone mo, ano kaya makikita sa cellphone mo? Ano kaya magkaroon ng gano'n? No? I-check ang mga cellphone. Mga kabataan, pasa lahat ng cellphone. Hindi lang kabataan, mga tatay, pasa ang cellphone. Mga nanay, pasa ang cellphone. I-check ang mga cellphone. Ano kaya ang laman ng cellphone natin? Diba? Tanana. Oh, ding. Anong ding? Hello? Nandiyan pa ba kayo? Ano kayang laman ng mga cellphone natin? Ano kayang bit natin? How you excel? That's why I'm always telling to Vien, iayos mo yung oras mo. Dapat bawat oras meron kang panahon. Hindi pag nasimula mo mag-cellphone, nauubos yung oras mo. Mga kabataan na rin. Tapos wag ka pinagsasabihan ng magulang. Nandiyan pa ba kayo? Hello? Sabi nga nung ni General Azurin, sabi niya, nakakalungkot na ang mga kabataan ngayon pag nawala na ng wifi, parang tapos na ang mundo. Ang init ng ulo. Hello? Actually, hindi lang kabataan. Kahit mga tatay at nanay. Pinapatakbo na tayo ng kaaway ngayon, kinokontrol tayo. Ano yung bagay na nakokontrol ka? Pag nakokontrol ka na ng cellphone, your life is under control by the cellphone. Pag nakokontrol ka ng alak, your life is under control by liquor. Pag nakokontrol ka ng pornography, your life is controlled by pornography. Hello? Andiyan pa ba kayo? And you cannot excel. Hindi ka mag-excel. You will not going to greatness. Why? Because you are, the Lord is not holding you. But the one who hold you is your weakness. Nasaan tayo ngayon? Magmamadali na ako. H, holy. Leviticus chapter 20, verse 26. You are to be holy to me because I, the Lord, I am holy and I have set you apart from the nation to be my own. Wow. Sabi ng Panginoon, kailangan mong maging banal sapagkat akong iyong Panginoon ay banal at ikaw ay inihiwalay ko sa kamunduhan. Hallelujah! Ikaw ay akin! Ang tanong ngayon, sinong nagmamay-ari sa'yo? Sinong nagkokontrol sa'yo? Pag ikaw ay nakokontrol ng lust, palagay mo, sinong may kontrol sa'yo? Pag ikaw ay nakokontrol ng ugali mong mainitin ang ulo, palagay mo, sinong nagmamay-ari sa'yo? We are not owned by the devil. We are owned by God. And if we are owned by God,
we are living in the holiness. Amen? Amen ba? Well, alam nyo, nasa mundo pa tayo. Minsan, nadudulas-dulas. Pero iba yung naglulupasay sa kasalanan. Amen ba? Amen ba? Take full control. Sabi ng Panginoon, kailangan mong maging banal kasi ako ang may-ari sa'yo. Pakisabi niyo nga sa katabi niyo, pag-aari ka ng Diyos. Sabihin niyo rin sa sarili ko, pag-aari ako ng Diyos. So pag-aari tayo ng Diyos, walang karapatan ng demonyo sa atin. Amen? Ibig sabihin, walang karapatan ang mga games na mag-control sa atin. Ulitin ko, walang karapatan ang mga games na mag-control sa atin. Kahit natulog na, tumitira pa rin. Hello! Nandiyan pa ba kayo? You are owned by God. 1 Peter chapter 1, verse 16, for it is written, be holy, because I am holy. Number next, letter T, teachable. Sino dito mga teachable? Ephesians chapter 4, verse 2 says, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Hallelujah. Philippians chapter 2, verse 3 says, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself. Hallelujah. Ang Kristiyano teachable. Pag sinabi ni Lord, huwag mong gawin to. Opo, Lord. Alam niyo ba yung salitang isa, I-S-A? Sabi niyo nga, isa. Ulitin natin, isa. Dapat isang tabi ang sarili, alamin ang kalooban ng Diyos. Come on. Ulitin natin, sabi niyo, isa. Isang tabi ang sarili, alamin ang kalooban ng Diyos. Amen? You need to be teachable. Ano ang tinuturo ng Diyos sa iyo ngayon? Ano ang tinuturo ng Diyos ngayong araw na to sa iyong buhay? Araw-araw tinuturuan tayo ng Diyos. Araw-araw nagsasalita ang Diyos sa atin. Ang tanong, ano ang tinuturo ng Diyos sa buhay mo ngayon? Minsan natatapos yung isang araw, wala kayong nalamang tinuro ng Diyos. You need to learn something from God. We need to be teachable. Hallelujah. Teachable in the Lord. In conclusion, if you want to let your light shine, let your life full of love, intense with God's great power, live a holy life and be teachable always, then your light will shine. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ngayong gabi nito, I want you to meditate. Lord, anong tinuro mo sa akin? Panginoon, gusto ko pong magliwanag. At kung ako yung nagliliwanag, Lord, dapat makita yung totoong pag-ibig mo. Dapat tumaas ang antas sa buhay ko ng pagiging dakila. Dapat lumakad ako sa kabanalan. At dapat maging teachable ako, Panginoon. Tanggapin ko ang mga turo mo sa aking buhay. Shall we close our eyes and bow our head right now? Bago tayo magsisindi ng kandila,
bago natin pagliliwanagin ang liwanag ng Diyos sa buhay natin ang husto, sapagkat yung kandila na hawak natin ay simbolo ng ilaw na nagmumula sa Panginoon. As we close our eyes right now, as we close our eyes right now, look at yourself. Panginoon, tignan mo ang sarili ko, Lord. Kausapin mo ako. Kausapin mo ang puso ko, Lord. Saliksikin mo ang buhay ko, Panginoon. Tignan mo ang aking pamumuhay. Tignan mo ang puso ko, Diyos. Magliwanag ka sa buhay ko. Let your love shine upon me. Let your intense power manifest upon my life. Let your greatness be visible in my life. And let my life walk in holiness and be teachable in your word, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Sa gabi pong ito, habang tayo nakayuko at nakapikit, how many of us will say, Lord, turuan mo ako. Kailangan kong mahubog sa patuloy na pagmamahal. Teach me, Lord. Teach me. Kailangan kong mahalin yung kapatid ko na makulit. Kailangan kong maipadama yung pag-ibig sa kapitbahay ko. Kailangan kong maipadama yung pagmamahal sa mga tao na hindi kaibig-ibig. Turuan mo ko, Panginoon, na mabuhay sa iyong kapangyarihan. Mabuhay sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kabanalan. At maging teachable sa pang-araw-araw na pamumuhay. If you are the person na alam mo, kailangan mo pang magliwanag sa pagmamahal. Because there are times nagkukulang ka sa pag-ibig. Dahil napapaligiran ka minsan ng asar, ng bagot. But today, God is touching you right now. Wherever you are, aaminin mo sa harapan ng Panginoon, Panginoon, kailangan ko pong punuin mo ako ng pag-ibig mo. Pakita ka sa buhay ko sa pamamagitan ng liwanag ng pagmamahal. Habang nakayuko ang lahat at nakapakita, asmong yung kamay sa Diyos. I want you to be honest before God. Because God knows you. Jesus. If you are lack of power, parang feeling mo kulang ako sa kapangyarihan. Kulang ako. Panginoon, kailangan pa kita to release your power. To go on and excel in everything that I do. I need you, Lord, to excel my life. Kung kinakausap ka ng Diyos yan, taas mo ang kamay mo sa Panginoon. Wherever you are. Thank you, Jesus. Kung kulang ka sa paglakad sa kabanalan, you know yourself who is in control in your life. Who is in control in your life? Sino ang nagkokontrol ng buhay mo? Sherebabakondolobahan.
The Lord is touching you right now. Kilala mo sarilin mo. At aaminin natin sa harapan ng Panginoon, Panginoon, kailangan kong mamuhay pa ng mas malalim na kabanalan. If that is your desire, kung yan ang kinakausap ng Diyos sa iyo, taas mo yung kamay mo sa Panginoon. Huwag ka mahiya. Hallelujah. If there are times na giging makulit ka, hindi ka sumusunod sa Diyos, and God is always talking to you and you are not obeying God, tell God, Lord, I want you to teach me and mold my heart to be teachable in your word, Lord. If that is your heart, taas mo yung kamay sa Panginoon. Sama-sama tayong tumayo sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Kirabababababa, shandadababama. Shine, Jesus. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, rivers, flow. Set the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be love. I want everybody to close your eyes, walang nakatingin. Just talk to the Lord. Kilala ka ng Panginoon. Alam ng Diyos ang kahinaan mo. Alam ng Diyos kung ano yung dapat mabago sa buhay mo. Alam ng Diyos kung meron mga dapat na maituwid sa sarili mo. At kung doon sa mga nabanggit, kanina tumaas ang iyong kamay at sinuko mo sa Diyos, raise up your hands right now. Hindi na ako mag-altar call because it's already time. But I want you to talk to the Lord and ask God, Lord, patawarin mo ko, linisin mo ko ng iyong banal na dugo sa oras ito. Let the power of God touch your life. Yes. Let the anointing of God touch your life right now in Jesus' name. Let the power of the living God touch your life. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Shine, Jesus, shine. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on. Bago magliwanag ang Diyos, kailangan muna ng paglilinis. Raise up your hands. Lahat na may isusuko sa Diyos, taas nyo ng mataas sa Panginoon. Hindi ka magliliwanag kung walang paglilinis. Kung walang pag-aayos. And today, as we pray, as we come to God, ask God, habang nakatayo ka, Panginoon, linisin mo ko. Panginoon, ayusin mo ang mga dapat ayusin. Let us to another, give us clean hands. Jesus! Yes, Lord! Let us not leave our souls to another. Panginoon, kilala mo kami. Kilala mo ang bawat isang naririto, O Diyos. Alam mo, yung mga tao na nangangailangan ng pag-aayos. Kilala mo ang aming mga puso ang nangangailangan ng lakad, paglakad sa kabanalan, O Diyos. Linisin mo ang mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Ayusin mo kami sa oras na ito. Give us clean hands. Give us a pure heart. Let us
Let's not leave our souls to another. Touch them, Lord, right now in Jesus' name. Panginoon, ayan mo pong linisin mo ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lahat na nangangailangan ng paglilinis. Lahat na nangangailangan ng pag-ayos, Panginoon. Ayusin mo. Linisin mo ka na. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Give us a pure heart. Let us give us a clean heart. Give us a clean hands. Give us a pure heart. Let our heart be pure. Let us not leave our soul to one another. Yes. Give us a clean hands. In the name of Jesus. Give us a pure heart. In the name of Jesus, sa inyong kinatatayuan, dinidil na kayo ng Panginoon. Inaayos kayo ng Diyos. Inaayos kayo ng Diyos. Nililinis kayo ng Panginoon. Oreya mamama solo bahande. Shandara bahande. Shakatara bababashan. Inaayos tayo ng Panginoon. Nililinis tayo ng Diyos. Yes, oh God. Panginoon, isang pusong tapat, isang pusong punong-puno ng pag-ibig, ang ihubog mo ngayon sa bawat buhay ng bawat isang naririto, simula dito sa unahan hanggang sa likuran, Panginoon. Linisin mo, maging ama kaisipang marumi. Yes, palitan mo ng kalinisan. Palitan mo ng kabanalan sa pangalan ni Jesus. Lord! In the name of Jesus Christ of Nazareth, palitan mo ng kabanalan, O Diyos, ang bawat buhay ng bawat isa, ang aming mga isipan at ang aming mga puso. Salamat po, Panginoon, sa oras sa ito, O Diyos, sa amin pong pagsisindi ng mga ilaw. Ito ay simbolo. Simbolo. Simbolo na kami mabumuhay na sa kaliwanagan. At anumang bagay na hindi nakalulugod sa iyo ay sisunugin mo ngayong gabing ito. Susunugin mo sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Shakara baba bashande. Shandara baba bashande. Salamat po, Panginoon, in the name of Jesus, guys of Nazareth. Bless you, Lord. I want everybody to close your eyes first. Panginoon, sinabi mo sa iyong salita, ikaw ang ilaw ng sanlibutan. Ang sino mang susunod sa iyo ay magkakaroon ng liwanag. Sinabi mo rin sa iyong salita, kami mga mumunting ilawan na magdadala ng liwanag sa buong sanlibutan. Sinabi mo rin sa iyong salita, and let there be light. Father, you are the source of the light. Yes.
Bawat isa sa amin, Panginoon, ay dating nasa kadiliman. Bawat isa sa amin, Panginoon, ay dating lublob sa kasalanan. May kanya-kanya kaming kahinaan, Panginoon. Pero tinawag mo kami para mamuhay sa kabanalan na nagmumula sa iyo. Ngayong gabing ito, Panginoon, hayaan mo po na ang liwanag na nagmumula sa iyo ay magningning sa bawat isang naririto sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Panginoon, ngayon pong gabing ito, sa pagsindi ng ilaw sa menorah na nagsisilbing liwanag ng iyong kaluwalhatian, ito'y simbolo ng iyong kaluwalhatian ay kaliwanagan ay nasa aming kalagitnaan. At sa pagsindi po namin ang aming ilawan na hawak-hawak ng aming mga kamay, idideklara po namin sa pangalan ni Jesus na kami ganap na magliliwanag para sa iyong kaluwalhatian. Magliliwanag ang iyong pagmamahal. Magliliwanag ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Magliliwanag ang iyong mga galaw at kami aangat at mangunguna, hindi magiging huli. At ang aming mga puso, Panginoon, ay ganap na magiging masunurin at makikinig sa iyo. At lalakad kami bilang dakila na mga tinawag mo dito sa sanlibutan ito. At sa pagsindi rin namin aming kandila, Panginoon, aming idinideklara na may pananampalataya sa pangalan ni Jesus na sinusunog mo na at sinunog mo na ang mga kahinaan sa aming buhay. Kaya kami ganap na magliliwanag sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory, bless Spirit, bless. Pasa nyo na sa mga manggagawa. Your word, Lord, and let
sunshine. Habang sinisindihan nyo ang mga kandila, let your heart pray. Lord, let your light shine. Let your light shine upon my life. Let your glory shine upon my life. Oh God. Oh, shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Bless, Spirit, bless. Set our hearts on mga liwanag. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Bless, Spirit, bless. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Mataas sa mataas. Now, tingnan niyo po ang ating kapaligiran. Pag nakikita natin yung liwanag, isn't it beautiful? You are the light of the world. At kung ang ating mga ilaw ay mananatiling liwanag, marami tayong maliliwanagan. Kung papatayin natin ang liwanag ng ating mga ilawan sa ating pamumuhay, ang kapaligiran natin ay didilim. I want to tell you, ikaw ang unang liwanag sa pamilya mo. Kung ang pamilya mo ay hindi paligtas at hindi pa nakakakilala sa Panginoon, let your light shine. Let the glory of God shine in your life. Kung sa komunidad nyo, sa barangay nyo, kayo pa lang ang mananampalataya, hindi pwedeng itago ang ilaw ng isang ilawan sa ilalim ng lamesa. Kasi kahit itago mo, magliliwanag pa rin ang ilaw. Ganun po tayo, mga kapatid. Anuman ang ating gawin na nagliliwanag, ito'y makikita sa buong kapaligiran. Amen? Now, I want you to bring your goal. Taas niyo po yung goal natin. Tatlong copy yan. Amen? Sige o, lahat tayo pumikit at itaas natin ang mga goal natin. Thank you, Lord. Panginoon, nakikita mo po ang mga papel na hawak-hawak namin. Nawa ito lamang po ay hindi nasulat sa papel, kundi nasulat din sa aming mga puso. Lagi mong ipaalala sa bawat hakbang ng aming gagawin.
ang aming goal na dapat na matupad hanggang matapos ang taong ito ng 2023. Lord, sa iyo po namin iniaalay ang aming mga goal sa pangalan ni Jesus. Now, yung isa, di natin pwedeng masunog dito kasi mag-uusok na naman tayo. Yung isa, can I have the offering basket? Offering basket. Offering basket. Yung isang kopya, dadalhin nyo dito. At habang dinadala nyo, manalangin kayo, Panginoon, sa iyo ko po iniaalay ang goal ko na to. Shine, Jesus, shine. I want you to come. Ikaw mismo ang mag-alay ng goal first, mo dito sa unahan. First row po muna. Dito lahat, tapos babalik. Dito ang balik. Para hindi tayo magkakagulo. On fire. Flood the nations with grace and mercy, send forth your word, Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send for your word. Ay nakapaghulog na ng kanilang mga goal. Come on, sige ba. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Send for your word. Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Send forth your word, Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the power.
Father's glory. Sa inyo, di ba? Kasi tatlong kopya yan. Para meron tayong responsibility, ganito naman ang gagawin natin ngayon. Hindi na natin dito susunugin. Pag uwi nyo sa bahay nyo, continue to pray and then sunugin nyo yung isa. Sabihin nyo, Panginoon, iniaalay ko po ang aking goal. Pinagkakatiwala ko sa iyong mga kamay. Yung isa, itago nyo para machi-check nyo by the end of 2023, ano yung mga natupad? Ano yung mga nangyari sa ginol nyo? Sino dito ang nag-goal last year na nangyari ang goal niya? Amen! Amen! O kung hindi man lahat, pero mas lamang ang nangyari. Amen. Sige, taas atin ang ating mga kamay. Panginoon, habang nakataas ang aming kamay na may ilaw, amin pong dinideklara sa pangalan ni Jesus na ang liwanag na nagmumula sa iyo sa aming buhay ay hindi na mamamatay kailanpaman. Yes. Sa pangalan ni Jesus. Magliliwanag kang ganap, Panginoon. Makikita ang iyong kaluwalhatian. Makikita ang iyong kabanalan. Hallelujah. Makikita ang iyong katuwiran. At lalakad kami ayon sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Magliliwanag kaming sama-sama. Sapagkat pag marami kaming nagliliwanag, mas malawak ang aming maliliwanagan. Lahat kami, Panginoon, ay sama-sama nagkakaisa na magliliwanag. At ang aming pong mga goal ay sama-sama naming iniaalay sa iyo.
sa pangalan ni Jesus, mapangyari ang lahat ng mga sinulat namin sa papel at sa aming puso, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, it shall be done. Amen. It shall be done in Jesus' name. Yes. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen and amen and amen. Now we can patay na po natin ang ating ilaw. Now, listen. Itago nyo yung mga kandila nyo. Okay, makinig kayo mabuti. Keep it. Pag medyo nakakaramdam kayo ng panghihina, kuhanin nyo ulit yung kandila. Sindihan nyo. At ipaalala nyo sa sarili nyo, nagliliwanag ka dapat. Lalakad ka dapat sa kabanalan. Lalakad ka dapat sa katwiran. Amen? Amen ba? So huwag niyong iwawala. Remind always yourself na liwanag ka. Sabi mo sa katabi mo, liwanag tayo ng Diyos. And that's our covenant. Amen? Amen. Now, magko-communion tayo. Sige, patayin niyo na yung ilaw niyo. Magko-communion tayo. It's a covenant to God. Panginoon, pagpalain mo po ang mga saro at ang mga tinapay na aming kakainin at iinumin. Ito po ay maging pagpapala sa aming mga buhay. At sa pagkain po namin ng tinapay at pag-inom ng saro, ito po ay magsisilbing covenant namin, Panginoon, na anumang pinangako namin at ginol ay mangyayari sapagkat sa iyo kami nakikipagtipan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Ang tinapay ng buhay, kanin mo, makibahagi. Ito, ang tinapay ng buhay, kanin mo, makiisa. Yan ang katuwang binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katuwang naghirap upang ang saro ng bagong tipan, inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, makiisa. Sama niyang namatay, ito ay aking ipahayag
si Jesus na buhay. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ay aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ang tinatawag patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ay aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ay aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Amang Diyos, kagaya ng iniutos mo sa amin, alalahanin namin ang banal na hapunan bilang pag-alala ng iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo at matapos na ikaw ay ilibing sa ikatlong araw, ikaw ay nabuhay at umakyat sa langit. At sinabi mong kung paano ka umakyat sa langit, ay ganun ka rin magbabalik. Ito ang nais mong alalahanin namin, Panginoon. Ito ang covenant na lagi namin ginagawa sapagkat alam namin na matay ka para sa amin, para kami iligtas. Para kami mamuhay sa kabanalan at katuwiran at sa kaligtasan. At hintayin namin ang iyong muling pagbabalik. Ang Panginoong Jesus nga ng gabing siya'y pinagkanalo. Dumampot siya ng tinapay at ito'y kanyang pinagpiraperaso at kanyang sinabi. Narito ang tinapay na simbolo ng aking katawan. Kuhanin ninyo, kainin bilang pag-alaala sa akin. At dahil sa iyong latay kami nagsigaling. Dahil sa iyong latay kami ay lumakas. Dahil sa iyong latay, kami ay nanagumpay. Kaya sa pagkain po namin ang tinapay na simbolo ng iyong katawan na nadurog para sa amin, aalalahanin namin, Panginoon, bayad na lahat ng uri ng karamdaman. Lahat ng kahinaan ay bayad na sa pangalan ni Jesus. Wala nang pangil ang anumang uri ng kahinaan sa aming buhay. Sa halip, aalalahanin namin, kami pinalakas mo na, kami ganap ng tagumpay, at lalakad sa kabanalan at katwiran, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kainin po natin ang tinapay. Gayun din naman, matapos makapagapunay, dumampot siya ng saro at kanyang sinabi, ang sarong ito ang bagong testamento ng aking dugo. Kuhanin ninyo, inumin, sapagkat sa tuwing ito inyong ginagawa, inaalala nyo ang aking kamatayan at ang aking muling pagbabalik. At dahil sa iyong dugo, kami ay nalinis. Dahil sa iyong dugo, kami naging banal. Dahil sa iyong dugo, kami naging katuwiran. At dahil sa iyong dugo, kami po ay naligtas. Kaya sa pag-inom po namin ang saro na simbolo ng iyong dugo, aalalahanin namin, kami malinis na sa lahat ng uri ng kasalanan at kami patuloy na lalakad sa kaliwanagan ng kabanalan at katuwiran sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Inumin po natin ang saro. Hallelujah.
Thank you, Lord. Pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pasasalamatan kita dahil nakilain o aming Diyos, buhay mo'y alay sa amin, kaya't ika'y aming pupurihin. Isang papasasalamatan kita. Pasasalamatan kita, dadakilain, o aming Diyos, buhay mo'y alay sa akin, kaya't ika'y aming pupurihin. Salamat, salamat. Salamat po, o aming Diyos, sa kabutihan mo sa buhay ko. Salamat, salamat. Salamat po, o aming Diyos, sa kabutihan mo sa buhay ko. Salamat po, o aming Diyos, sa kabutihan mo sa buhay ko. Salamat po. Masalamat. Hallelujah. Jesus! Shout hallelujah! Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Thank you, God! Sa iyo po ang papuri. Sa iyo po ang pagsamba. Lalabas kami sa lugar na ito na nagliliwanag. At kailanman ay hindi na matatakloban ang kadiliman sa pangalan ni Jesus. Lalabas kami sa lugar na ito na nagliliwanag ang iyong kaluwalhatian hanggang sa iyong muling pagbabalik. Salamat po, Panginoon. Taas sa atin ang ating dalawang kamay at sumigaw tayo. All glory! All glory! All honor! All honor! All power! All power! All praises! All, all worship! All worship! And all thanksgiving! All belongs to Jesus Christ! And everybody shout! Ulat ng agila. Hey! Katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na, humagyo na, ipahayag, tagumpay niya. Halika na, at magdala kalakasan sa presensya niya. Hindi ito ang panahon ng pagbabakslide. Ito ang panahon, di na uso ang magbakslide.
sa Kanya. Sama-sama man na mag-apoy sa ngalan Niya. Ang gawa ng tablo ay durukin na. Halika na! Halika na! Umayo na! Ipahayag tagumpay Niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya Niya. Kalakasan, kalakasan sa presensya Niya. Kalakasan sa presensya Niya. Kalakasan sa presensya Niya. There is a mighty touch of God.